Hello guys, welcome to my channel. Ang gagawin natin ngayon ay Ford Explorer B6 2016. So, ayan guys, laging nakailaw ang check engine. PCM, click pay. Retrieve. Establishing vehicle communication. So mayroon siyang P0299-00 turbocharger, supercharger A, underbus condition. So yun. So pagka underbus guys ay mayroong problema sa mga hoses. So ito yung ating titignan. So, ito yung location ng kanyang turbo guys. So, sa turbo A, underboost. So, nakita nyo guys, ang problema. Yung hose ay natanggal. Yan. Ayun, tanggal ko. Diba? Tanggal ko. Kaya magkakusa ng lack of power. Sa kabila ay okay siya. So, nakakabit yung isa guys. So, ayan yung ayusin natin. Ayan, ikakabit na natin guys yung hose. Ayan siya guys, hindi siya nakakabit ng maayos kaya nagkakaroon siya ng P0299 underbus condition, naglalack of power siya. Ayan guys, okay na. So maluwag yung kanyang hose papunta sa turbo. So pangalawang problema niya guys ay itong kanyang hose dito. Ayan guys, kung napapansin nyo ito, sana ba yan? Ayun guys, natapos natin ayusin yung kanyang turbo ay check natin sa computer. Uli, so ang nakita nating problema ay yung
kanyang hose ay natanggal. Yun ang dahilan kung bakit nagkakaroon siya ng P0299 underboss condition. So ayan, check natin ngayon. Expedition 2016. Yes. So, ang gagawin natin, i-erase na lang natin yung mga codes para pag umilaw uli ay malaman natin kung ibang sira na naman ang makita natin. So ito yung kanyang code dati guys. P0299 turbocharger supercharger A underboss condition. Ayan. So ang problema nito ay may nakita tayong hose sa turbo na kung saan ay natanggal, kaya hindi siya maka deliver ng hangin papunta sa intercooler. So nagkakaroon siya ng lack of power. So inayos natin at hinigpitan yung mga clamp. So ngayon okay na. So ang gagawin natin dito ay i-erase na lang natin sa computer at susubukan natin i-erase this para makita natin kung okay na talaga. So click natin ang erase, hit yes. So ayan guys, wala na siyang ilaw sa dashboard o sa instrument cluster. So wala na rin akong narinig na sumisipo lang hangin. Kanina ay narinig ko habang ito ay nire-rev ko yung kanyang pedal. Narinig ko na sumisipol siya ng hangin dahil yung isang hose ay natanggal. So ngayon okay na guys. So i-road test natin ngayon guys. Titingnan natin kung ano ang kanyang magiging performance pagkatapos natin na ikabit yung hose ng turbo. Ayan guys, okay na yung kanyang performance. So okay na guys, wala nang problema. So ayan yung kanyang turbocharger bypass valve. Pagka naka-rev tayo, mag-on kusa yan guys. Ayan. Ayan, naka-on siya, diba? Tapos yung kanyang wastegate, turbocharger. Makita mo kung ilang percent. Ayan. So gumagana lahat.
So, ayan guys, okay na yung ating ginawa. At chinek natin lahat yung mga parameters ng turbocharger. Gumagana lahat. Wala na rin check engine. At maganda ang performance. Wala na siyang lack of power. So, thank you so much. At huwag kalimutang i-like and share. At i-hit ang notification bell para updated kayo sa aking mga video.